Samahan niyo ulit ako guys sa topic natin today. Alagang Nairico's TV gustong umasenso. Huwag kalilimutang mga kadamunggol na mag-subscribe sa ating channel para mas marami pa tayo matulungan sa vlog na to. What's up mga ka-farmer, this is Nairico's TV again. Ang topic natin today, paano itanim nag-basil plant or kilala sa tawag na king of herbs. So bago yan, intro muna. This is Nairico's TV, ay isang damunggol vlogger. Two weeks old. Yeah. Ito na rin, eh. Yeah, sarap! Kapit sa ating mga alaga. Okay. Bago tayo pumunta sa pagtatanim ng basil, pag-usapan muna natin kung ano ang basil. Basil, with scientific name, Osimum basilicum, also called sweet basil, annual herb of the mint family, Lamiaceae, grown for its aromatic leaves. Basil plants can reach heights of between 30 and 150 centimeters, 1 and 5 feet. Its leaves are richly green and ovate, but otherwise come in a wide variety of sizes and shapes depending on cultivar. Leaf sizes range from 3 to 11 centimeters long, and between 1 and 6 centimeters wide. Basil grows a thick, central taproot. Its flowers are small and white, and grow from a central inflorescence, or spike, that emerges from the central stem atop the plant. In Tagalog, basil, na may siyentipikong pangalan, Osimum basilicum, na tinatawag ding sweet basil, na pinatubo para magbigay ng mabangong aroma. Ang mga halaman ng basil ay maaaring umabot sa taas na nasa pagitan ng 30 at 150 cm, 1 at 5 feet. Ang mga dahon nito ay luntiang berde at ovate, ngunit kung hindi man ay may iba't ibang laki at hugis depende sa cultivar. Ang mga sukat ng dahon ay mula 3 hanggang 11 cm ang haba, at nasa pagitan ng 1 at 6 cm ang lapad. Ang basil ay karaniwang ginagamit sa pagluluto, pwede sa salad at pasta, at sa iba pang mga lutuing pagkain. Naibahagi at naipaliwanag na sa atin kung ano at kung saan ginagamit ang basil. So andito na mga ka-farmers si Nairico's TV para ipakita kung paano niya naitanim ang basil. Ito po ang mga buto ng basil. Itanim sa isang paso, na hindi masyadong kalaliman sa lupa. Ilagay ito sa lugar kung saan hindi masyadong nasisinaga ng araw. Diligan ito tuwing umaga. Makalipas ang 4 na araw. So yun guys, after 3 weeks plus,
Ito na po yung basil na tinanim natin. Ayan, no? Nilipat ko lang siya, guys. Kasi ang basil pala, guys, sa lahat ng mga gustong magtanim nito, ang basil, guys, is hindi kailangan na palaging naarawan. So, kailangan nila, pag umaga, nandun lang sila sa may lilim. Tapos, sa parting hapon, medyo nasisinag-sinagan sila ng kunting araw. Kaya yan, ito na po yung based to my experience, yan, habang tinanim ko to. Yan, o diba, lumaki sila ng maayos, o diba. Mga ilang week pa nito, pwede na tong mag-harvest kasi kinukuha lang po nito ay dahon na pwede nyo nang ilagay sa inyong mga pagkain o lulutuin. Katulad ng pasta. Yan o. Diba? Ngayon mga ka-farmers ay natutunan na natin kung paano itanim ang basil. Papakita ko naman sa inyo kung paano ilagay sa ating ulam ang basil.
Hanggang dito na lang mga ka-farmers, sana may natutunan po kayo sa topic natin today. Kung meron man po kayo gusto e topic at suggestion e comment nyo na lang mga ka-farmers. Huwag po kakalimutan na e-subscribe at i-like nyo guys ang ating video. Maraming salamat sa lahat ng nanood sa premiere ko. Hanggang sa muli, this is Nairico's TV again, love you all.